Babae na lumuluha ng kristal? Isa nga ba itong milagro o gawa-gawa lang? Imulat ang mata sa isa na namang kakaibang istorya at sabay-sabay nating tututukan at aalamin kung ito nga ba ay may katotohanan. Lahat ng yan, dito lang sa Aiwang TV. Bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ng bell icon para updated ka sa mga bagong video. Ang mga luha ay normal na lumalabas sa ating mga mata sa iba't ibang pagkakataon. Maaaring dahilan ito ng sobrang lungkot, bighati, takot. Maging ang sobrang saya ay nagre-resulta din ng pagluha. Kadalasan ay nakakaramdam tayo ng kaginhawahan sa bawat pagdaloy ng mga luha. Subalit paano na lang kung piraso ng kristal ang dumaloy sa iyong mga mata? Isang pamilya na nagmula sa Lebanon ang naniniwala na ang kanilang anak na babae ay nakakaranas ng isang milagro. Hindi kasi pangkaraniwan ang mayroon sa batang ito na si Hasna Meselmani, 12 taong gulang. Sa unang tingin ay tila normal lamang siya, subalit hindi mo aakalain na ang kanyang mga mata ay naglalabas ng di umano ay mga piraso ng kristal. Tapusin mo ang video na ito at sasagutin natin kung mayroon nga bang hiwaga na nagkukubli sa likod ng inosenteng mata ni Hasna. Nagsimula daw itong mangyari na uminsang nagising siya na parang nananakit ang kanyang mga mata at parang may lalabas mula rito. Dinala siya sa isang doktor na si Araji at siya nga mismo ang nakasaksi sa paglabas ng mga piraso ng kristal sa mata ni Hasna. Makikita sa video ang unti-unting paglabas mula sa loob ng kanyang mata, ang mga puting kristal na animoy mga basag na piraso ng bote. Matitigas ang mga ito at sapat na para makasugat. Samot-saring espekulasyon ang naglitawan patungkol dito. Nariyan nga ang di umano ay milagro daw ang nararanasan ng kanyang anak. Dagdag pa kasi sa kwento ni Hasna, isang gabi daw ay naalimpungatan siya sa isang tunog na nagmumula sa bintana na para itong kinakatok. Tumayo siya at lumakad patungo rito at nakita nga niya ang isang lalaki na nakasuot ng puti at nakasakay daw ito sa puting kabayo. Tinawag niya itong White Knight at nginitian daw siya nito at tinawag sa kanyang pangalan. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Hasna, sinabi daw ng lalaki na siya ay pinadala ng Diyos. Marami pa silang napag-usapan at isa na nga riyan ang pagluha niya ng kristal at ito daw ay kagustuhan ng Diyos. Naulit pa raw ang pagbisita nito at nagbigay ng payo at babala kay Hasna. Naitanong naman ni Hasna kung kailan mawawala ang kristal na luha sa kanyang mga mata. When God wills, sagot naman ng lalaki. Subalit iba naman ang opinyon ng doktor na tumingin kay Hasna. Ayon kasi sa kanya ay baka rin nagbasag ng bote ang ama ni Hasna at natalsikan lamang ito. Subalit mahirap yatang paniwalaan ang mga ganito dahil alam naman natin at sigurado akong naranasan nyo na din ang mapuwing at nagdudulot ito ng pagkairita ng ating mga mata. Ngunit kung titingnan itong si Hasna ay mapapansin na kalmado ang kanyang mata at tila hindi nakakaramdam ng anumang pananakit sa kabila ng malalaking butil ng kristal sa kanyang mata. Bago natin pagpatuloy ang ating kwento ay isang mabilis na trivia lang. Alam mo ba na mayroong tatlong uri ang ating luha? Unahin na natin ang tinatawag na basal tears. Ang glandula o glands ng luha ay lagi naglalabas ng malinaw na likidong ito bilang proteksyon at lubricant sa ating mga mata. Pinalilinaw din ito ang ating paningin at sa tuwing kumukurap tayo, ang likidong ito ay kumakalat sa palibot ng ating mata. Pangalawa naman ay ang reflex tears. Lumalabas naman ang luhang ito kapag napupuwing tayo o naiirita ang ating mata. Ito rin ang luhang lumalabas kapag tayo naghihikab o kaya naman ay tumatawa. Ang pangatlong uri ng luha ay ang tinatawag na emotional tears. Sinasabi na tayong mga tao lang ang may ganitong luha na lumalabas dahil sa matinding emosyon. Mas mataas naman ang 24% ang protina nito kumpara sa reflex tears. Bago naman natin sagutin kung mayroon nga bang hiwaga sa kwento ni Hasna, ay isa pa palang babae ang nakaranas din ng ganitong kondisyon at lubhang mas maraming kristal ang lumalabas sa kanyang mata. Nakilala ang babae na si Sateni Kazarian, 22 taong gulang na nagmula sa Armenia at nakaranas din nga ng ganitong kondisyon.
tinatayang umaabot sa 50 piraso ng mga kristal ang nakuha sa kanyang mga mata. Lubhang marami ang mga ito subalit walang kahit anong sugat ang mababakas sa kanyang mata. Ayon sa kwento ni Satenik, nasa dentista siya ng araw na iyon at bigla na lamang sumakit ang kanyang mata na parang napasukan ng maliit na bagay. Dali-dali naman siyang nagpunta sa ophthalmologist at dito nga nakuha ang piraso ng kristal sa kanyang mata. Nagulat ang mga doktor sa kanilang nasaksihan. Ayon sa kanila eh hindi pa sila naka-encounter ng ganitong kondisyon kaya't wala silang ideya kung paano ito gagamutin. Kwento naman ng isang kamag-anak ni Satenik. Noong una ay inakala nila na ang piraso ng mga basag na kristal mula sa kanyang mata ay nagmula lamang noong minsan siyang nagtrabaho sa bukid dahil baka natalsikan lamang ito ng mga basag na bote. Subalit habang tumatagal ay hindi nawawala ang sakit at mas dumadami ang mga piraso ng kristal na lumalabas sa kanyang mata. Noong una ay hindi naniniwala ang mga doktor. May isa pang medic na pinaalis sila sa klinik dahil pineki lamang daw nito ang kanilang kondisyon. Subalit kalaunan inatanggap din ng mga doktor na ang mga kristal ay totoo, dagdag na kwento ng kanyang biyanan. Isa nga kayang milagro ang naganap kay Hasna at Satenik? Sa aming pagsasaliksik ay nakakuha kami ng dalawang kasagutan. Una, may mga ilang doktor na nagsasabi na ang kondisyon ni Hasna at Satenik ay maaaring totoo. Mayroon kasing mga kondisyon kung saan ay naiiba ang komposisyon ng ating mga luha at dulot ito ng genetic or inflammatory disease of the eye. Ang ating kasing mga luha ay nagtataglay ng proteins, fats, microelements at mayroong ionic composition. Kapag tumaas ang salt concentration ay nagdudulot nga ito ng tinatawag na crystallization. Subalit magkaroon man daw nito ay maliliit lamang hindi kagaya ng naranasan ng dalawa. Pangalawa naman sa kasagutan na aming nahanap ay maaaring ang kondisyon daw ng dalawa ay epekto ng sakit na tinatawag na Munchausen syndrome o kilala din sa tawag na factitious disorder o mental disorder kung saan ay nagagawang pikein o dayain o di kaya naman ay ina-exaggerate ng taong mayroon nito ang kanilang sakit at ganito nga ang nangyari sa kaso ni Hasna. Sa amin kasing pagsasaliksik ay aming napag-alaman na sa kalaunan pala ay inamin din nila ang katotohanan. Isa lamang pala itong fraud at gawa-gawa lang ng kanilang pamilya. Maraming tao ang nadismaya dahil may ilan na buong akala nila ay isa na itong milagro. Subalit ganoon pa man ang nangyari ay may mga tao pa rin na lubhang interesado sa buhay ni Hasna. Dahil paano nga naman niya na isagawa ang pagluha ng matitigas at anemic kristal sa harap ng kamera at national TV nang wala man lang bakas ng kahit anong sakit at pagdurugo sa kanyang mga mata. Samantala, sa kaso naman ni Satenik ay hindi pa rin malinaw kung ito nga ba ay may katotohanan. Subalit maaaring tama din ang mga doktor na ito ay gawa-gawa lamang na dulot nga ng sakit na Munchausen syndrome at marahil kagaya rin ito ng kaso ni Hasna. Talagang sa panahon ngayon ay hindi porket nakakabilib at kakaiba ay totoo na. Dahil kung minsan ay kailangang imulat ang mga mata upang malaman ang tunay na istorya. Para sa inyong reaksyon ay share lamang yan sa ating comment section. At kung kayo may story suggestion ay huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa iWantTV.